ako, form pa lang, wala yung substance. Yes. Ikaw muna, para wala naman tayong giya kapag form lang. Oh, tama. Kasi ganito ang history nito. Noong inamend ang STCW 1978, noong STCW 95, nagkaroon ng obligasyon ng bawat membro na magpapatupad ng batas o magpapasa ng batas sa kanya-kanyang mga bansa para bigyan ng full and complete effect ang STCW. That was 17 years ago, 1995. Iisa ang naipasa natin batas, yung Republic Act 8544 na address ang isang portion. Isang portion? So, ibig sabihin, isa pa lamang ito? Oo, hindi lahat. Kasi marami yan. May education and training. May certification. May watchkeeping. Meron pang mga ship safety. Licensing. Provisions, mga licensing. Even port state control. Mga security issues. Napakarami. Isa lang ang batas na pumasa sa atin na na-address ang certain portion. Okay. Yun nga yung 8544. Well, I'd like to ask you, both of you, Engineer Ramirez and Captain Sabay, what is the initial reaction of the EMSA about the Executive Order number 75? When we come back, sasagutin po yan ang ating panauhin. At syempre, sasama natin ang ating co-host na sumagot yan sa usaping yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Captain Wally Rimas, nagmamayari ng Pearl Gray Ship Management Incorporated at ng BB Ship Management Incorporated. Meron din po akong land-based company na nangangalang Committee Consultancy and Manpower Resources. Ang pangunahing kong adikain ay ang matulungan ng lahat ng mga magdaragat, pati na ang mga skilled workers na naghahanap buhay sa lupa. Katunayan po nito ay meron akong training and assessment center na tumutulong upang maitaas ang antas ng kanilang kaalaman. Maraming salamat po. Tayo'y nababalik dito sa ating programang Tinig ng Marino sa usaping is EO 75, the solution to EMSA threat. With Captain Reynold Bert Sabay here, yeah, ng New Simulator Center of the Philippines Incorporated. A while ago, I was asking you po, doon sa reaction ng EMSA nung magkaroon ng Executive Number 75, are they happy? Hindi natin masabi, no? Dahil wala tayo doon nung ipinresent sa kanila ang EO 75. Pero ganito ang sitwasyon. Nung May 9, nandun si Engineer Ramirez. Kailan lang? May 9? That was last week. Mm-hmm. Nag-organize ng first organizational meeting ng DOTC tungkol dito sa EO 75. Mm-hmm. At nabanggit ni ASEC Asuke na ang buong European Union ay ipapasa nila ang STCW Manila Amendments. STCW 2010 Manila Amendments na maging batas sa Europe to avoid any route for escape in terms of application, implementation, and interpretation. So ibig sabihin, verbatim gagawin nilang batas yung STCW. Sa atin, organizational setup pa lang ang nai-provide ng EO 75. Ini-invoke ng bawat agency ever since yung batas. Kasi meron tayong mga batas na nagtatadhana kung ano yung kanya-kanyang mga duties and responsibilities. Ito nga, sinasabi natin, meron tayong batas pero hindi naka-align para mag-comply fully sa STCW convention. Okay. So, this is now the opportunity and the chance okay to align everything. Very good. Yeah, okay. Isipin nga lang natin, napakasimple lang, dahil itong ibinigay ngayon na gawain o na trabaho sa Marina ay napakalaki nito. Noong una, 1994, inilipat din sa kanila, sa Marina, ang pag-issue ng Seaman's Book. Mm-hmm. Well,
doon nag-umpisa at doon na pinanganak ang United Filipino Seafarers. Nawalan ako ng trabaho ng 5 taon, wala akong ginawa kundi mag-rally sa harapan ng marina kasi sabi ko sa kanila, hindi ako titigil na mag-rally hanggang hindi ninyo naibigay o ma-issue ang Simasbuk sa loob ng isang araw. Okay. 5 taon. Muna. So you were successful there. Ah, pero 5 taon. Oh. 5 taon wala akong trabaho. Napudpud yung mga sapatos niyo. Hindi lang napudpud. Pati naubos talaga ang pera ang pinag-ipunan. Pati bahay naibinda na rin. Because of that. Wala akong trabaho. Because of that advocacy, because of that crusade. Now, yeah. Engineer, pero I congratulate you kasi tumagal ka ng ganyan sa laban. Going back to Captain Bert Sabay, sir. Kanina, porma, natutuwa, you're glad kasi nandiyan na yan. Ano pa ang dapat na kailangan ng immediate concern para kahit nasabihin pa natin little by little, nakakatugon tayo na dapat nabigyan ng pansin? Unang-una, kailangan nakapag-report tayo sa EMSA ng ating corrective actions doon sa kanilang findings. Na kung paano natin iko-correct yan, gaano ba katagal iko-correct yan? 5 araw, 5 buwan, 5 taon, forever. Kailangan may time frame na definite at pagbabasihan nila ng kanilang desisyon. Question, hindi ba natin ginagawa yan? And sino yung responsable na ahensya na gumawa na ganong klaseng report? De, unang-una nga, ang talagang dapat na may maraming responsibilidad doon na nakita ng EMSA na marami silang pagkukulang. Itong Commission on Higher Education. Ah, the CHED? Yeah. So what is the CHED doing now? Walang ginawa ang CHED noong panahon na yon. But this kaya time? Kaya ang gumawa na solusyon ay ang PRC. Ah, the Professional Regulations Commission. Yeah. But at this mali time? Mali ng CHED, PRC ang gumawa ng solusyon. But this time is a different time naman. Yeah. Ngayon, what can you say? Yung CHED ba ay kahit papano gumagawa na ng parahan para masolusyonan yan? Yes, I think they are doing their best to address the findings and the solution. Sometimes nangyayari lang mukhang nag-go over react. Kumbaga sa termino ng ibang tao diyan naghanap lang sila ng masasampulan. Yan, para lang maipakita kung paano magpatupad. Mm-hmm. So doon nagkaroon ng konting critical issues regarding our implementation. Kasi may mga puna rin na mukhang hindi yata accurate o appropriate ang actions ng ating government to correct yung mga findings. Okay, Captain Bert Sabay, saan nagkakaroon ng problema? Because we don't understand.